bigay ng tips tungkol sa mga bintana, kurtina, mga bed, pinto, wardrobe or aparador, at saka sa mga doors na nakakatipid ka ng space. Tingnan natin, umpisahan na natin diretso. Itong ganitong klase ng kortina ay hanggang flooring, about 2 inches from the floor. Ayan, ayan siya. At ang kanyang tipo ay ito. Ito ang kanyang pinaka cover na dark cover. Ito. Ang kanyang railings, ayan, yung butas-butas lang tapos tutulak lang ng manually, ganun. Actually, ito ay panlawas lamang. Yung kung nakikita nyo yung bakal na yan, yan ay para sa lace. Kung gusto mong maliwanag pa pero hindi nakakasilaw yung lace, yung malinaw na puti. Yan sa loob. Ito naman sa labas. Ito talagang kapag gusto mong totally dark yung room, ito ang yung ilalagay, yung ganitong klase. Ayan. Ayan siya. Kaya kung yung mga gustong magkaroon ng idea, meron ding mga kortina na hanggang dito lang sa yung kung ang bintana hanggang dito lang. Ito may ano kasi siya yung additional sa baba na clear glass. Pero normally galing sa floor about 90 to 1 meter ang window sills. Tapos nasa 150 ang taas. Karamihan ng mga standard na bintana, mga 4 feet mula dito hanggang doon, 4 feet, mga 120 cm, at ang taas naman ay 5 feet, mga 150 cm. Ayan. Ngayon, kung ang bahay malaki, pwedeng 5 feet by 5 feet ang laki ng bintana, or pwede rin diretso sa baba, pwede rin 5 by 5. Depende sa laki ng bahay. Yun guys, konting idea sa mga kortina. Ito naman sa pinto. Sa case na ito, itong pinto ay sliding. Ayan, sliding siya. Sliding. Kasi ang purpose nito, para dahil sa hallway na dadaanan mo dito, hindi naman siya bubuksan dito o paloob. Kaya yung sliding, hindi siya istorbo. Once na in-slide mo siya here, dito, okay na siya. Ayan ang ganda ng isang sliding door. Kaya para sa tipid or maliit na space, ang pinaka-the best ay sliding door. Another tip yan. Kung napapansin nyo, mayroon siyang louvers para ventilation. Alam nyo naman, toilet siya. Kaya yung hangin, kapag pumasok dito, ang tendency, akyat na ganun. Kaya yung amoy sa nasa overhead na. Namang tipo ng pinto na ito ay malaki. Ayan, kung nakikita ninyo, mayroon siyang extra opening doon. Yan, may natira pang doon na bahagi na pwede mong i-open wide na ganito. Yan, kung may papasok kang furniture na malaki, ay kailangan mong buksan ito. Pero kung wala, usually, yan ginagamit ang mga ganyang pinto sa mga entrance ng mga bahay. Yan, kasi ang ibang size ng mga pinto ay nasa 1 meter ang entrance, mga standard size ganyan. Wala na yung additional na yon. Kasi sa mga bedrooms, 80-85 na pinto, okay na. Komportable ka nang makakapasok at lalabas nang hindi masikip sa pakiramdam. Naman ay isang example ng single bed, guys. Ito. Normally, ang size nito, ang lapad niya ay about 4 feet
by 6 feet. Yan. Or single bed. So sa mga hindi masyadong pansin kung ano ang mga katawagan dyan, ito ang tinatawag na headboard. Napakasimple. Ito naman yung guides dun sa kabila, guides. At dito naman sa baba ang tawag footboard. Yan, ito ang footboard. Tapos meron siyang legs at saka meron siyang pinaka foundation na yan. Ito ang foundation niya, ginawa ang foundation na ganun lang. Wala siyang cabinet sa baba. Yung iba, para magamit yung iba ba, naglalagay sila ng drawer dito at saka may lagayan sa baba. Kaya ito, pinatong lang ang 8 inches na mattress. Ayan, so wala siyang foundation. Tingnan natin yung kabila. Whereas, ito naman, ayan, tingnan nyo, simple headboard din ng kanyang ano, pero dito, solid ang kanyang pinaka-guide. At ang kanyang footboard ay malapad. At dito sa right side, ayan ang kanyang itsura. Medyo ito, nabigatan siguro. Pero ito, ang pagkakaiba doon sa isa, ito, ginilagyan ng ganyan, tapos mayroon siyang pinaka-reserbang bed. Ito, babatakin. Babatakin mo ito. Ayan, nabali dito. Nabigatan siguro sa ano. Pero normally ito, babatakin. Teka. Yan ang design nito. Pwede siyang batakin para kung tatlo kayong katawang matutulog, isa dito, tsaka isa dito, tsaka dun. Ayan. Ngayon kung dalawa lang kayo, not necessary. Ititiklupin, babalik sa loob. Yan, ganyan ang function ng mga design ng mga bed. Ngayon, up to you kung marami kang space. Hindi mo kailangan ng cabinet dyan sa baba. Pwedeng gawin mong double purpose. Ang isang single bed, pwede mo siyang gawing two single bed. Ayan, ang mga design ng mga bed guys para magka-idea kayo kung paano gamitin ang inyong space. Sa mga aparador naman or wardrobe, lagayan ng damit, eto, since na tinirhan ito ng mga outlet noon, kaya mayroon silang kanya-kanyang, ayun, may kanya-kanya silang unit, ganyan. Pero normally, kung sa residence, sarili mong bahay, isang makitid na ganito lang, at saka ito, wala na sa gitna para maluwag ang lagayan ng mga damit, pwede mong usog-usog. Ganon. Pero ito, since kung hiwa-hiwalay kayo, talo kayong share-share sa isang kwarto, ito, tigit-isa kayong parte ng aparador. Okay? Naman, shoe cabinet. Ito, pwedeng lagayan ng mga shoe polish nandito. Tapos, pwedeng lagyan ito ng sapatos, chinelas. Ayan, tapos ito, kapag nagme-medyas ka, uupo ka dito. Yan, isa sa mga simple design ng shoe cabinet na maliit. Ito naman, simple stool. Pero meron siyang, ano rito, cushion sa taas.